Mayigit 100 milyong pisong halaga ng pera na may iba't ibang currency ang nakumpiska sa 12 vault na sinsinalakay na call center na inihinalang Poguhab sa bayan ng Bagak sa Bataan. October 31, pinasok ang compound na may 7 gusali matapos reklamo na may empleyado ang sinasabing labor trafficking sa kumpanyang Central One na may permit mula sa lokal na pamahalaan ng Bagak at Bataan Freeport area. Kabilang sa na-recover sa mga vault ang Philippine Peso, US Dollar, Singapore Dollars at Malaysian Ringgit. Nasamsam din ang 2 foreign passport at iba't ibang dokumento ng kumpanya. Paliwanag ng abogado ng Central One na si Dong Chiong, ginagamit ang mga nasamsam na pera para sa sweldo na mahigit 1,000 empleyado. Pero para kay PNP spokesperson Brigadier General Gene Fajardo, masyadong malaki ang nasamsam na pera para lang sa sahod ng mga empleyado ng kumpanya. Although the company is claiming na ito po ay pansweldo doon sa kanilang mga tauhan at ito naman kanilang defense, pwede po nila itong dalhin at i-invoke po during the hearing po ng case, but naniniwala po ang PAOK at PNP and other na kasama po dito na ito pong kalaking pera po na ito is supposedly kung ito ay pasweldo, alam po natin ang pasweldo po ngayon ay hindi naman na po diretsyong cash, lahat po yan dumadaan po sa ATM. So how come na they have in possession of ganitong daan milyong pera po. Nauna na iginiit ng PAOK na may operasyon ng POGO sa Central One matapos matuklasan ang mga monitor na nagpapakita ng tayaan sa online sports betting at cryptocurrency na walang permit mula sa PAGCOR. Na-recover din sa gusali ang mga computer gadget at SIM cards. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.